Chavez, so welcome back to my YouTube channel once again. This is Leo Negado and I'm glad na nakabalik na naman tayo sa streamline ng aking channel. And for today's video, I'm going to share with you kung paano ko nawala, ano ba ang word? Paano nawala ang aking mga pimples. So knowingly, during my my high school days and my yung papasok pa lang ako ng first year college ko, ang dami ko talagang pimples, mga guys. Makikita niyo dito sa side na yung picture ko rin. I will share it to you. Ayan, super nakakahiya. During those times, talagang pag high school days and bago pa pumasok ng college life, kapag ang dami mong pimples, mga best, hiyang-hiya ka talaga sa public. Parang ayaw mo na talagang lumabas. So, meron akong na-trauma ako psychologically kasi alam mo yun, yung feeling na yung self-esteem mo bumababa kasi nga ang daming mong pimples sa mukha. So, noong mga araw kasi, mga araw, so napakatanda na namin. So, hindi naman ganun. So, noon kasi, nung high school days, kukunti lang yung mga mabibilihan mo ng mga essentials na pang pimples and so on and so forth. Kung meron man, puro sabon kasi during that 2000 year, puro sabon lang lumalabas sa market and kokonti pa lang. And then, yung experimentation, ang lakas talaga ng pants noon. Kung mga commercial, talagang maa-attract ka talaga sa pants. So, gagamit at gagamit ka, no choice ka nun. Pants lang talaga ang gagamitin mo. So, napakahirap. Ang dami ko talagang pimples noon. Graduation ko ng high school, wala akong masyadong picture kasi ang dami ng pimples. And then, bago ako pumasok ng college sa isang state university dito sa amin, talagang, oh my god, yung picture ko noon, grabe! Ang dami kong pimples. Hindi ko alam kung paano ko siya gagamutin that time. Pero luckily, marami nang na-inventong, anti-pimples sa market at mabibili na siya kung saan-saan. Okay. So yung mga best disclaimer lang, yung mga ginamit ko kasi is nag-work sa akin. So ibig sabihin hindi masyadong sensitive yung skin ko with these types of regimen na ginagamit ko. If ever na gamitin nyo or itry nyo, siguro pwedeng mag-work, possible na mag-work, and possible na hindi mag-work. And advice ko lang sa inyo, dapat alam nyo yung skin type nyo bago kayo gumamit ng kung ano-ano beauty regimen or anti-pimple regimen niyo. So, dapat alam nyo kung skin nyo ba is dry, oily, or mix ng dry or oily para alam nyo kung paano nyo siya ititreat ng maayos. Best is a combination of dry and oily skin. It depends sa weather, kung malamig or kung mainit. Nakadepende yung skin type ko. So, possible marami rin akong kaparehong skin type katulad nito. So yung skin ko is napaka-sensitive, ang hirap maghanap ng tamang skin solution para sa akin kasi napaka-sensitive. Ayaw ng skin ko yung mga harsh or yung mga mahapde, di ba? Maraming mahapde ngayon na skin regimen like toner, soap, cream, ang daming mahapde ngayon yan. So ang hanapin natin is yung mga oil, either oil-based or alcohol-free na regimen, skin regimen. So marami na nga sa market. So yun, napakalaki natin kasi meron na si Watsons all over the Philippines. So makahanap ka talaga ng para sa skin type mo. And sa paghanap ng different regimen sa skin, napakahalaga na dapat matyaga kang maghanap, matyaga kang magbasa ng mga ingredients ng specific product. And then sa Watsons kasi naka-arrange siya per item. So, madali na lang siyang basahin. And then pwede kang magtagal doon, maghanap ka ng mga products na pwede sa'yo. And then magtanong-tanong ka rin sa mga Watsons pharmacist assistant nila. So, makakapagbigay din sila ng mga, advice kung ano yung mga best seller,
kung ano yung maganda sa skin or kung ano yung nire-recommend nilang different brands din. So, what's this? Without further ado, mga best, so I will share to you what my nighttime skin care routine. So, ang dami kong kaarmahan talaga in terms sa aking skin. So, bago pa ako matulog, talagang pinagpupuyatan ko to. Nasa 45 minutes bago ako matapos and bago ako matulog. Tanong mga best, how do I maintain yung youthful skin ko? Paano ba i-maintain at my age? Kasi napakahirap kapag tumapak na yung age mo at 30 at medyo tumatanda-tanda ka na, the more kang mas umaarte at umaarte para sa sarili mo at yung skin mo ay mas umaarte din. So, dapat nag-a-adjust tayo bago pa tayo tumapak sa age na gano'n. So, dapat nakahanap na tayo ng specific skin regimen natin or yung suitable para sa skin type. So, marami sa market at tiyagaan lang talaga ang paghahanap. And advice ko lang, either we trial and error kasi ang paghahanap at paggamit talaga ng skin regimen. So, hindi siya instant pitik na pag ginamit mo ay talagang may result na siya. So, consistency ang dapat meron sa atin kapag gumagamit tayo ng mga skin regimen. Second is yung matyaga ka dapat sa paggamit. Kasi kapag tinatamad ka, tatama rin din yung skin mo. So, ganun dapat siya. Kung gano'ng kakasipag sa work, gano'ng kakasipag sa school, dapat ganun ka rin kasipag maglinis ng mukha mo. Kasi, kapag lagi ka sa labas, talagang lahat ng dirt, ina-absorb ng ayaw mo. So, yun ang advice kasi niya. Dapat tiyagaan nyo ang mukha mo. Kahit mapuyat-puyat kayo dyan. Ha, basta, gawin nyo kung anong nararabot para sa skin. Because, itong puhunan natin yung skin natin. So, wala tayong magagawa dyan. So, yun lang, dapat ingatan natin siya. And then, paano maging youthful skin? Yun nga, maghanap ng mga different products na maganda para sa skin niya. And suitable for your skin. So, mga best, ang ginagamit ko lang naman is nasa ilang product pa tayo? So, marami actually. So, ang ginagamit ko actually is meron akong cleanser. So, I have two different cleanser. Yung ginagamit ko siya yung may night time. Isang solid base and liquid base cleanser. So, dalawa yon. So, una kong ginagamit muna yung solid base na cleanser. And then, afterwards, ginagamit ko yung liquid base na cleanser ko. So, yung mga yun guys, napaka-mild lang sa mukha. Hindi ako nagre-recommend talaga ng mga harsh na solution kasi nakakasira ng mukha, na stress ang mukha natin kapag gumagamit tayo ng harsh na solution. So, i-avoid niya yung mga yan kasi mga alcohol-based solution kapag mga maahaptin. Second, kapag katapos kong gumamit ng cleanser, gagamit naman ako ng aking toner. So, mahalaga sa toner, maghanap ng toner na suitable sa skin mo. And toner kasi is to, yung, di ba pag naghilamos kayo, open mo yung pores mo para malinisan, paggagamit mo ng cleanser. Yung toner kasi kinoclose niya yung mga pores natin. So, yun ang, ng toner. And nagsiserve din yung toner as a, kung acidic ka kasi, for example, acidic ka, gumamit ka ng makeup base na maputi. Habang tumatagal yung makeup base mo na maputi, instead na maputi yung lumalabas, nagiging manilaw-nilaw siya. So, yun ang mga napansin siguro kayong mga girls na nag-makeup ng white, pero kalaunan nagiging darker siya or nagiging yellowish to orange na siya. Kasi nga, acidic yung skin. So, kapag gumagamit ka ng toner, binabalance niya yung pH level ng skin natin. And then,
yun, para maiwasan yung pagiging acidic ng skin natin. And then, yun din, kino-close niya talaga yung pores natin. Totoo nga. So, yun. And then, after ko mag-toner, gumagamit ako ng... After ko mag-toner, gumagamit ako ng soothing gel. So, soothing gel or maghanap kayo ng moisturizer or soothing gel. Na, so, marami ng soothing gel sa market. Merong aloe vera, merong pomelo. So, different brands yan. So, ihanapan nyo lang. Lahat naman ng brands na yun magaganda kapag soothing. And soothing cream or solution. So, maganda siya lahat para sa skin. Kasi, di ba, pag lumabas tayo sa kaarawan, sa init ng araw, so different type of yung hangin, mga pollution, na-stress kasi yung mukha natin. So, dapat lang na-pamper natin yung skin natin with soothing cream. Kasi may cooling effect yan. Mas pinapahil na yung ating skin. Dahil sa UV rays and then sa mga hangin na madumi. And then lastly, kapag katapos kong mapag-dry, pag-dry yung aking mukha with soothing cream, gumagamit ako ng serum. So, there are different types of serum. Meron vitamin C, and then snail type, and then alcohol-based serum. So, different. So, ang ginagamit ko is snail type na serum. So, I believe snail is proven sa bansang Thailand. So, yun talaga yung binibili ko. So, marami akong vlog review na napanood regarding sa serum, snail serum, at napakaganda. And I will tell you guys, maganda talaga siya. And then, syempre, bago tayo matulog sa lahat-lahat, yan, para maiwasan yung mga dark circles katulad ko, kasi sa akin kasi, lahi namin ang pagkakaroon ng dark circle sa eyes. So, namanan namin sa father ko. So, mga ate ko, talagang merong eye bags. Natural sa amin ang magkaroon ng eye bags kasi malibis lang ang skin namin. So, gumamit tayo ng eye cream. So, maraming eye cream sa market. Maghanap lang kayo. So, sa Watsons, marami talaga. Ang mga besang ginagamit kong cleanser. So, unang ginagamit ko, ito yung cleanser na sinasabi kong solid cleanser. So, ang Dermaid Acne Soap. So, ginagamit ko siya as my cleanser. So, ito muna ang ginagamit kong panghilamos sa aking mukha all over. Kasi ito ay, ang ingredients nito is water, sodium hydroxide, and tea tree oil, which is good for the skin. So, mabibili ito sa Watson at 50 pesos. So, parang 50 pesos to 60 pesos lang din yung price. So, matipid siya guys kasi ang paggamit ko nito, talagang kinakat-cut ko siya. Kita niyo, kinakat-cut ko siya. And then, mabango siya. May menthol smell siya. So, maganda siya. Siguro ito yung tea tree oil na punan. Eucalyptus kasi may eucalyptus siya. Kaya pala ganyan. So, mabango nga naman siya. So, yun guys. Ito yung ginagamit ko for my to treat yung pimples. So, maganda naman siya. Kalahati ko na nga yung sabon. Pinapat-cut ko nga lang. Next is, syempre, yung Cetaphil cleanser. So, napaka-mild lang ito, guys. Mga bes, napaka-mild lang ito, mga bes. After mong mag-dermaid, gumamit ka nito, napaka-mild lang. Ilamos mo lang sa mukha mo. Konting bandaw lang and konting punas-punas. So, maganda siya. So, cleanser. Ito naman is nasa 400 pesos yung ganitong kalaki. So, 118 ml. Matipid naman siya. Hindi siya masyadong harsh sa mukha. Napakamild lang itong Cetaphil cleanser. So, yun. So, after nitong mga to guys, pinapatuyo ko yung skin ko. And I'm using my toner. So, my toner is, binili ko rin siya sa Watson at nasa 300 pesos, parang gano'n. So, ganito siya kalaki at 89 ml. May Thayer's toner. So, marami na rin akong napanood na review nito. Maraming variant yung Thayer's na toner na to.
napaka-mild lang, parang magpahid ka lang ng tubig sa mukha mo, pero may fragrance ng rose petals. So yun kasi yung nagamit ko, witch hazel aloe vera formula. Pero rose petals to, witch hazel na lang. So maganda siya. Rose petals, yun talaga maaamoy mo. Napakabango nito. Napaka-mild sa skin. Na-notice ko, pag nagkaroon ako ng breakout, kapag gumamit ako nito kinaumagaan, parang nawala yung pamamaga ng breakout or ng pimple. So maganda siya, guys. So hanapin nyo lang ito sa Watson. Madali siyang ma-sold out kasi sa Watson, yung binili ko na nag-iisa na lang talaga siya. So naghahanap kasi ako ng toner. Dati ang ginagamit kong toner is yung collagen from Watson, which is maganda rin siya. Pero napaka tagal kasi, guys, tapos feeling ko nagda-dry kasi yung balat ko doon. Pero yun naman talaga ang purpose ng toner, ina-dry yung skin. Pero with the collagen, maganda naman siya, kaso lang feel ko dry na dry yung balat ko, parang walang kinutab. Pero with this Thayer's toner, ang ganda. Glowing yung skin mo. Parang medyo kumikinang-kinang. So maganda siya, guys. I recommend this Thayer's toner din para sa inyo. So next, mga best, after natin mababad sa kaarawan at different UV rays and yun nga, yung mga ilaw-ilaw na yung nakaka-affect yun sa skin natin. Gumagamit ako ng Jeju Aloe Ice Soothing Gel. So maraming type ng Jeju Aloe Ice. There are different types of soothing gel sa market. There are tomato base and aloe vera base soothing gel. Pero ito yung mabenta sa lahat, si Jeju Aloe Ice. Made from Korea, sa bansang Korea siya. Knowing naman na kapag galing sa Korea yung product, talagang nagpapakinis siya ng balat. So maganda siya sa skin, napakalamig nito. Hindi siya mahaptip. Parang tubig na lang din yung pinapahid mo, pero ang ganda. Damihan mo, guys, wala siyang side effects sa skin. So maganda siya. Maganda siya sa balat, tong Jeju Aloe Ice. So 98% aloe vera soothing gel with cooling effect. So ito talaga ito. Meron siyang, ito nakatab. So meron din sila nung nakalagay sa jug. Parang tawag ba lang? Basta. Nandun siya sa isang bilog na lalagyan. Ganito siya kakapal. So, ito naman nasa 400 plus. I think nasa 400 plus to. So, matagal-tagal din naman siyang maubos actually. So, may cooling effect siya. So, yun. Ito kasi is alcohol-free and paraben-free. So, yun siya. Contains aloe vera extract from Jeju. So Jeju is a brand from Korea. And then, yun nga. It moisturizes and soothes and refreshes our skin from the damage of UV rays and heat. So yun siya. Yun siya. So pwede siyang gamitin hindi lang sa mukha and then pati sa buong katawan. So ginagamit ko to, guys. Pag ginagamit ko ito, nilalagay ko muna siya sa freezer para malamig-lamig. So, ang sarap kasi kapag nilagay mo siyang malamig, talagang, oh my god, nakaka-relax ng mukha ito. So, advice ko lang, dapat nilalagay siya sa ref. So, yun. Next, after ko mag-apply niyan at na-dry na sa skin ko ang soothing gel na Jeju Aloe Ice, gumagamit naman ako, guys, ng ito. Nabuli ko rin siya sa Watson. So, aloe vera and snail serum. So, napakabango nito. Soothing gel din siya, pero serum kasi siya. Serum base, snail serum base siya. So, nakasashay siya, mga best. Wala siyang tab. So, ito. So, dapat ang bibili ko is yung vitamin C. Kasi lang, naalala ko, may serum pala na snail. Kaya, ito na lang yung bibili ko instead of vitamin C. Pero maganda naman siya sa skin. Pagising mo ng umaga na talaga nakaka-fresh. Refreshing yung picture. So ito, guys. Nasa 60 pesos to. So napakamura. And then after mong matuyo lahat dyan, guys. So yung eyes mo naman. Ito naman, gumagamit ako ng
eye lift cream or yung quick fix brand niya, quick fix ba tama ba? So galing din siya sa Korea, mga guys. So ito naman, bakit tayo gumagamit ng eye cream? Para yung mga wrinkles natin sa mata mawala, mga dark circles mag-prevent or mabawasan yung dark circles natin. So ito siya. So any brand naman siguro ng eye cream pwede. Pero ito kasi, ito yung nandun sa Watson affordable. So meron siya naka-shoe na ganito. And then meron itong naka-pop. And then ito. So, 49 pesos lang siya. Parang ganun, 49 to 60. I don't know the specific price. Pero mura lang siya, guys. And very effective. And very matibig lang siya. Isang ano lang naman ito, pea size ang ilalagay mo sa ilalim ng eyes mo and then push upward na sa eyelid mo. Ganun lang naman siya. Ganun mo siya ginagamit. And then, syempre mga best, bago ka matulog, hindi lang naman part kasi ng mukha natin ang ating lips. So, si lips is part rin ng skin natin. So, gumagamit din ako. Bago ako matulog, gumagamit ako ng Maybelline Baby Lips. So, yan. So, para sa mga masculine type, wala siyang kulay. White. Wala siyang color. Ito is white base color lang siya. By Dr. Rescue. So, Icy Mint yung flavor niya. So, nasa 120 pesos lang. Bakit tayo naglalagay ng ganito bago tayo matulog? Syempre, it moisturizes our lips. So, hindi lang yung skin natin. Hindi lang yung face, hindi lang yung neck, hindi lang yung skin. Pati lips dapat inaalaga. So, ito siya. Maybelline by Dr. Rescue Baby Lips. So, Icy Mint yung flavor niya. So, sa mga masculine, kapag lalaki kasi guys, stigma kasi yun na pag gumamit ka ng lip balm, may sabihin you are iniisip ng mga tao na you are part of the LGBT or you are gay or whatsoever. And sa panahon kasi ngayon guys, mga best, hindi na yun ngayon ang basihan. Kasi kapag gumagamit ka ng ganito kapag lalaki ka, you are taking care of your skin, you are taking care of your body. Kasi sa dami ng harsh elements, katulad ng UV rays, air pollution, dapat inaalagaan natin ang lips na. Hindi nyo ba napansin mga bes, kapag bumabiyahe kayo ng bus, tapos naka-aircon kayo, madalas pag uwi nyo na na-dry yung lips or nagkakaroon kayo ng cracks sa labi nyo. Kasi nga, hindi kayo nagma-moisturize, hinahayaan yung ma-dry yung lips nyo. So ito, gumamit tayo ng lip balm. There are different types of lip balm naman. Ito nga, yung mga wala siyang kulay for feminine. For masculine person, so, I advise you to use this kind of lip balm. Ang lip balm, ino-moisturize ang labi natin. Yun lang naman. And then, kapag gumagamit pala tayo ng toner, huwag tayong gumamit ng cotton balls. Gumamit tayo ng mga ganito. Cotton pads or square puff. Yung mga ganito. So, mura lang din siya at ilang pieces. So, all of that items ay mabibili sa Watson and other drugstores. So, yun lang mga bes. Para ma-maintain ang ating skin na maganda, even you are aging na, tandaan, consistency is the name of the game kapag sa skin. And yung pursuing power mo, and then yung, syempre yung, yun nga, consistency, and then yung tiyaga sa paggamit ng mga products. So, walang best products kung hindi mo susubukan gumamit. So, hindi mo mahanap kung hindi mo susubukan. All the skin products is trial and error kapag ginamit mo. So, kapag nag-work sa akin, pwede hindi mag-work sa'yo. Kaya na may advice ko sa'yo. So, hanapin mo kung ano ang suitable na skin regimen para sa'yo. And
Then hanapin mo at alamin mo kung ano ang skin type mo, kung oily ka ba, dry, or combination ng oily and dry skin. And huwag mahihiyang magtanong kung may redness ba dito. Hindi, walang redness. So, ang paggamit is trial and errors. Kung susubukan mo, syempre, may effect. Either maganda or hindi maganda. So, yun lang naman mga guys. So, huwag padalos-dalos sa pagbili ng mga products. Huwag bumili ng mga mamahaling products. Alamin, pwedeng magbasa, pwedeng mag-research, pwedeng manood sa YouTube, yung mga ganitong content sharing. Yan, pwede niyong mahanap best solution para sa pimples mo. And to maintain your baby face skin. So, ayun mga best, thank you so much for watching my video sharing with you on how I maintain my skin, my baby face skin, at paano ko nawala at napagtagumpayan ang pagkakaroon ng napakaraming pimples after ilang years. So, walang perfect skin actually. Yun, tandaan nyo lang wag gumamit ng mga harsh chemicals kapag sa skin. Piliin kung ano yung suitable para sa skin type. Alamin mo kung anong skin type mo. And then, subukan mo yung mag-experiment ka, mag-trial and error ka ng mga products na pwedeng suitable sa'yo. Kasi yung pwede sa akin, pwedeng hindi mag-work sa'yo. So, yung mga ganong advice. And then, lastly mga best, thank you so much. And ayun mga best, thank you so much to Shoeless for sending me 3 branded t-shirts of their site. So, ilalagay ko dyan sa description ko kung ano yung link kung saan yung pwedeng ordering yung mga shirts na pinadala nila sa akin. So, thank you so much to Sir Shoeless and to Sir Sir John Michael Aguila, thank you so much for sending me t-shirts from your company Shoeless. Thank you so much. Thank you so much Shoeless for sending me these premium t-shirts. So they sent me 3 t-shirts. Yeah. Regatta t-shirts. 3 different colors. We have the mustard yellow and the blue one. And then my favorite color. Oh my god. It's the red one. Aww. Thank you so much for sending me these 3 t-shirts from your company. So available siya sa shop. Shopee. So, ilalagay ko mamaya dyan sa description ko, description title ko yung link kung saan pwedeng umorder. Napakamura lang guys. Ay, my god, napakamura at napakaganda ng items nila. So, mabibili siya sa Shopee. So, I heard madali siyang ma-sold out. Ang pinadala sa akin ay 3 colors. Thank you so much po. At medium size. Thank you so much. Sakto-sakto po sa akin. Fit po sa akin. Thank you so much po sa Shoeless for sending me these 3 t-shirts. So, ayun mga best, makikita nyo itong mga t-shirts na to sa aking next vlog, maybe on my next vlog, and on my next sharing. Isusuot natin itong mga t-shirts na pinadala ng Shoeless. And, yun nga mga best, ilalagay ko yung ano dyan, link sa baba mamaya, kung saan kayo pwedeng umorder ng t-shirts sa Shoeless. I heard madaling ma-sold out ngayon sa Shopee kasi nag-sale na talaga sila. I heard nag-sale sila. Ayun. So, yun lang. Thank you so much. And that's it for today, mga best. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed watching my video. So, ayun. Natapos din ang aking sharing with you. Share with you my night routines. So next time, I will share to you my daily time skin routine care and yung mga ginagamit kong products bago ako pumasok sa work. Yun naman ang aking i-share sa inyo. And then, yun na mga best. Thank you so much for requesting this video. Thank you so much for my sponsor and yeah. Have a nice day mga best. Thank you so much.